Ang mga pampalasa ay napakahalaga sa mga putahing niluluto ng tao. At ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa lemongrass o tanglad na isa sa mga kadalasang ginagamit na pampalasa. Pag-uusapan din natin ang mga masasarap na putahe na hinahaluan ng tanglad o lemongrass. At ituturo ko rin sa inyo kung paano ba ang tamang pagtatanim para magkaroon ng unlimited supply nito. Pero bago ang lahat, kung bago ka lang dito sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating upload. Ang mga herbs ay mga halaman na may malasa at mabangong katangian na ginagamit para sa pampalasa at dekorasyon ng pagkain. At isa sa mga herbs na kilala ng marami ay ang tanglad o lemongrass. Ang tanglad ay isang mabangong damo na karaniwang ginagamit na pantanggal sa lansa ng mga pagkain. Kilala rin ito bilang sangkap sa paggawa ng tsaa. Ang mga dahon nito ay pahaba at napapalibutan ng maliit na tusok-tusok. Orihinal na nagmula ang halamang ito sa bansang Sri Lanka, India at isla ng Java. Ngunit ito'y karaniwan na ding makikita dito sa Pilipinas. Ang iba't ibang bahagi ng halamang tanglad ay maaaring makuhaan ng maraming uri ng kimikal at sustansya na maaaring may benepisyo sa kalusugan ng tao. Ang dahon nito ang karaniwang ginagamit bilang halamang gamot. Ito'y nilalaga at ginagawang tsaa. Ang ugat naman ng tanglad ay maaari ding ilaga at inumin upang makagamot sa ilang mga kondisyon. Ang mga sakit na maaaring magamot sa pag-inom ng nilagang tanglad ay ang mga sumusunod. Nakatutulong ang pag-inom ng nilagang tanglad para mapahupa ang matubig na pagdudumi. Pinaiinom naman ang pinaglagaan ng ugat ng tanglad sa taong nakararanas ng pananakit ng ngipin. Nakatutulong din ang pag-inom ng nilagang dahon ng tanglad sa mga taong hirap umihi. Ang langis naman na makukuha mula sa dahon ng tanglad ay maaaring ihalo sa langis ng niyog bago ipampahid sa nananakit na likod. Mabisang lunas din ang pagpapahid ng langis sa mga taong nakakaranas ng rayuma. Ang pagtapal ng dahon ng tanglad sa noo ay nakatutulong para mabawasan ang pananakit na nararanasan sa ulo. Yan ay ilan lamang sa mga benepisyo na makukuha sa pag-inom ng tsaa ng tanglad. Narito naman ang ilan sa mga masasarap na recipe na hinaluan ng mabangong lemongrass at tiyak nagaganahan ka sa mga lutuing ito. Ganito naman ang gawin upang magkaroon ng unlimited supply ng lemongrass sa bahay. Kunin ang kumpul na tanim na tanglad sa iyong bakuran. Pag-iwahiwalayin ang mga puno nito. Bawasan ang sobrang ugat. Gamit ang gunting, bawasan at gupitin ang dahon nito at linisin. Alisin din ang mga tuyong dahon nito. At ihanda ang mga paso na pagtataniman nito. At itanim isa-isa ang mga tanglad. Ang halamang ito ay hindi mahirap alagaan, kaya maganda na magkaroon ng ganitong halaman sa bahay. Kapaki-pakinabang talaga ang pagkakaroon ng ganitong halaman sa bakuran. Dahil bukod sa marami itong benepisyong medikal, ito rin ay isa sa nagpapasarap sa mga lutuin natin sa bahay.
At pagkalipas lamang ng ilang linggo ay meron na ulit panibagong lemongrass na pwedeng anihin.